isang pinagpalang araw ng Martes, mga kapanalig. Dakilain natin ang Diyos sa pagkakaloob niya sa atin ng panibagong pagkakataon na mapagnilayan ang kanyang mabuting balita. Sa 1 Corinthians 2:9, hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tainga, at hindi sumagi sa isip ng tao kung ano ang inihanda ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Sinasabing hindi sapat ang ating kaalaman upang ating maranasan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Mahalaga ang karunungang makalangit na maghahatid sa atin para sa mas malalim na pagkakakilala sa ating Panginoon. Pakinggan natin ito ayon kay San Marcos, Kabanata 8, Talata 14 hanggang 21 sa Mabuting Balita ngayon. Nakalimutan ang mga alagad na magdala ng tinapay at isa lang ang dala nila sa bangka at pinagsabihan sila ni Jesus. Magingat at huwag magtiwala sa lebadura ng mga Pariseo at lebadura ni Herodes. At sinabi ng mga alagad sa isa't isa, oo nga no, wala tayong dalang tinapay. Anong gagawin natin ngayon? Alam ni Jesus ang mga ito kaya sinabi niya sa kanila, ba't ninyo pinag-uusapan ang tinapay na wala sa inyo? Hindi pa ba niyo maisip at maunawaan? Mapurulbangin niyong pag-iisip. May mata kayong di nakakakita at mga tayngang di nakaririnig? Hindi na ba ninyo naaalala ng pinirap-piraso ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang basket na puno ng mga pirap-piraso ang inyong naipon? At sumagot sila, 12. At nang may 7 tinapay para sa 4,000. Ilang bayong na puno ng mga pirap-piraso ang inyong naipon? At sumagot sila, 7. At sinabi ni Jesus, hindi pa ba ninyo nauunawaan? Magandang araw mga kapanalig. Ako po si Brother Ian ng Society of St. Paul. Ang babasahin ko pong pagninilay ay panulat ni Brother Erson Reyes ng Society of St. Paul. Tila nakalimutan na ng mga alagad ang mga milagrong ginawa ni Jesus nung siya'y nagpakain ng maraming tao. Mariing itinanong ni Jesus ang mga alagad, hindi pa rin ba ninyo nauunawaan? Mayroon kayong mga mata, hindi ba kayo nakakakita? At mayroon kayong mga tainga, hindi ba kayo nakaririnig? At hindi niyo po ba naaalala? Hindi pa ba ninyo napaghahalataan o nauunawaan? Nagmamatigas na ba ang inyong puso? Mahirap naman talaga siguro sa parte ng mga apostol at disipulo na maunawaan ang misteryo ng pagkatao at gawain ni Jesus. Gayunpaman, ang paalala at hamon sa atin ay nananatili. Sa kabila ng hindi natin pagkaintindi, handa ba tayong manindigan sa panawagan niyang patuloy siyang piliin? Sa katotohanan, kabutihan, at pagmamahal? Sana po lubos natin siyang matanggap upang ganap siyang maging Diyos ng ating buhay. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon. Maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share o pag-tag ng videong ito. Para sa inyong mga prayer intentions, reactions o comments sa videong ito, i-message lamang kami sa Pauline's Radio PH. Sa lahat ng ating mga followers sa programang ito at sa mga labis na apektuhan ng pandemya, sa mga may sakit ng COVID at iba pang karamdaman, sa ating mga frontliners at backliners, asahan po ninyo na patuloy naming ipinagdarasal sa Diyos ang inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Let us continue to pray for one another. Ako po si Sister Ameline Paglinawan ng Daughters of St. Paul, na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang manalig sa pag-ibig ng Diyos. Ipinakita hindi sa lakas, ngunit sa awa at kalingang wagas.
Manalangin tayo. Panginoong Jesus, patid mo ang kalooban ng bawat tao, ang mga problema ng aming bansa at ang mga sanhi nito, at alam mo ang pananabik ng aming mga puso. Panginoon, sa darating na halalan, tulungan mo kaming alamin at suriin ang track record at kwalifikasyon ng mga kandidato. Bigyan kami ng liwanag na maihalal ang mga tamang lingkod-bayan na tutugon sa mga problemang pambansa at naway mag-anyaya sila ng pangkalahatang pakikilahok sa proseso. Panginoon, sa harap ng mga nangyayaring anomalya sa halalan, tulad ng pagbili ng boto at paggamit ng pondo ng pamahalaan para mangampanya, bigyan kami ng lakas ng loob na magsalita ng katotohanan at kumilos ng naaayon bilang mga matuwid na mamamayan at tapat na mga Kristiyano, upang maipakita namin sa salita at gawa ang pananampalataya ng 500 taon na ipinagkaloob mo sa aming bansa. Amen.